batas, ilan lamang na mga officials ang pwedeng magbigay ng kasal. Kailangan isang judge o official ng simbahan na accredited sa National Statistics Office. Sa abroad, ang consul ng embahada ang pwedeng magkasal. Ang Pilipinong asawa ay mananatiling migrante ng 2 taon o lampas pa hanggang sa may kakayahan ang Koreanong asawa na mag-file ng petisyon sa naturalization sa Korea Immigration Office. Walang divorce sa pagitan ng 2 Pilipinong mag-asawa. Ngunit, kapag ang asawa ay foreigner at yung foreigner ang nakipag-divorce, pwedeng mag-asawa muli ang Pilipino. Kailangan kumuha ng judicial decree sa abroad, authenticated by the Philippine Embassy, at kumuha ng abogado para mag-file ng petition for recognition of divorce sa Philippine Court. Kapag nalagay na sa NSO certificate ang annotation ng court order, at saka lamang pwede mag-asawa muli, bibigyan ng legal capacity to marry ng embahada ang applicant. Ayon sa ating batas, kapag ang Pilipino ay nag-asawa ng isang banyaga at nagkaroon sila ng anak, ang anak na yon ay mananatiling Pilipino kung nung ipinanganak ang bata, ang Pilipinong magulang ay isang Philippine passport holder. Ngunit kailangan may rehistro ang bata sa Philippine Embassy within 1 year mula ng ipinanganak. Kailangan dalhin sa Philippine Embassy ang hospital record. Kapag lumampas sa 1 taon ang pagre-rehistro ng bata, kailangan siya mag-apply for late registration. At ito ay kailangan magawa kaagad ng magulang para imapadala ng sa National Statistics Office sa Pilipinas. Sa Korean law, kailangan i-renounce niya ang Philippine citizenship. Ngunit noong 2011, ang Korean government ay pumapayag na ang Pilipino ay pwede ma-retain ang kanyang Filipino citizenship. Ito ay tinatawag na dual citizenship. Ngunit importante sa Pilipino na sabihin sa Korea Immigration ang intention niya na ma-retain ang citizenship niya. Kung hindi, pipilitin din siyang i-renounce ang kanyang Philippine citizenship. Tungkol naman sa adoption ng batang Pilipino, walang agreement between the Philippine government and the Korean government on inter-country adoption. Kung nagnanais ang isang Koreano na mag-adopt ng batang Pilipino, kailangan siya mag-apply directly sa Department of Social Welfare and Development Adoption Placement Office sa Pilipinas. Ang suporta mula sa kaibigan ng kapwa Pilipino o simbahan ay mahalaga para maintindihan ang kalagayan sa Korea o anumang tulong ang kailangan. Isang sense of identity ang umiiral kapag kausap ang mga Pilipino o kasama sa pananampalataya. Si Sister Lucia Olalia ay 10 taon nang nagtatrabaho sa Korea bilang isang missionary sa Kasan Migrant Center. Si Irving Bikilio ay isang scholar dito sa Korea. What area, kahit pa sa probinsya kayo, mayroon at mayroong mga Pilipino na asaway Koreans. O kahit hindi Pilipino, mga foreigners na nakapag-asawa ng Koreans. Look for this group. Sila kasi ay pwede rin magbigay ng advices sa inyo kung paano nila na-overcome ang kanilang naging difficulties sa beginning. Na maaaring kung ikaw lang mag-isa, sasabihin mo, ay parang lumalaki yung problema. Pero pag narinig mo sila, misa nga sasabihin nila, ay nako, mas grabe pa dyan ang naranasan ko. Pero nalampasan nila. So look for this group, the healthy ones, ha? Kasi mayroon din namang iba na nagtuturo din ng tumakas kayo or ganito. Piliin din ninyo yung inyong sasamahan. Ito kong isuggest na habang bago pa kayong
dito sa Korea, kahit na nangako yung asawa ninyo na magpapadala ng pera buwan-buwan sa Pilipinas, maganda sigurong unahan na ninyo yung families ninyo sa Pilipinas na huwag muna silang masyadong mag-e-expect. At kung sakaling hindi makapagpadala ng regular, na huwag naman na parang pinipressure ka din. Kasi ito ay isang nasamang nagiging problema. Akala kasi kayong nag-asawa na.